panahon ng tag-ulan, baka kailangan mo na ng cash assistance sa kalamidad. Pag-ibig short-term loan, ating pag-uusapan. Sa balitang OFW, Kulturang Pilipino, ibinida sa pagdiriwang ng Victoria Day sa Canada at award-winning Pinoy scientist na piling maging speaker sa Harvard Climate Conference. At ating alamin sa Alam Mo Ba To? Bilang ngayon, anibersaryo ng National Basketball Association o NBA, wika ng sports at epekto nito sa wika sa larangan sa larong basketball at mga tropeyo ng NBA at PBA ating tatalakayin. Yan at marami pang iba sa ating pagtutok ngayon sa ating programa tuwing Webes ng hapon, ang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ayan, magandang araw po sa bawat isang taga-subaybay ho natin. Dito po, live na live sa Kakampi Online. Kayo man po ay sumusubaybay gamit ang inyong YouTube channel dito po sa Kakampi Online official YouTube page o sa ating official FB page ay check na may mga ngamusta po sa inyo. Binabati natin at shout out sa lahat ng OFW, land-based o sea-based man, saan panig man kayo o time zone na papabilang, check na may mga ngamusta sa inyo dito sa ating programa, Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ako po ang inyong kukumustahan at lingkod pag-ibig Erwin Paul David. At ngayon ay umpisa na po natin, di na natin patatagalin pa, ay babalikan natin yung ating tinalakay nung previous episode kung paano tayo mag-a-apply ng ating housing loan sa pamamagitan ng mga acquired assets sa pag-ibig. At yan po ay papakita po natin yan. So, konting background lang naman dito sa housing loan sa mga ngayon pa lamang pong tumutok po sa ating programa ay maaaring nyo rin subaybayan po sa mga previous episode. Pero ngayon babanggitin natin, parang isang miyembro ng pag-ibig ay makapag-housing loan, importante lang meron siyang at least 2 years or equivalent sa 24 months na hulog or saving sa ating regular pag-ibig po. At the same time, ay given na may latest na hulog siya or updated pag-ibig savings po. Kaya kung ikaw kabayan, ay nais mo na makamit ang iyong pangarap na bahay or magdagdag ng passive income sa pamamagitan nitong housing loan, basta kayo ay may 2 years na hulog, pwede kang mamag-lamsang kung bago member ka. Pwede na kayo mag-join. Sa housing loan ng pag-ibig, hanggang 6 million pesos po yan. At ito nga, yung ating ipapakita ngayon, mula po sa recap ng ating previous episode, ay paano natin i-apply yung acquired asset. Ito po yung mga mas murang properties. Kumbaga, dati na po may mga may-ari po nito na hindi na po sa kanila yung property bagkos ay nasa pag-ibig na. Kaya ito po ay binubuksan po natin at binibenta po, no? At maaaring yung i-apply using the pag-ibig housing loan. At yan ang maganda sa pag-ibig ay ginagawa na natin itong mga transaction na to o yung mga ganitong programa ma-avail natin sa pamamagitan ng online platform. At yan ay sa pamamagitan ng official website ng pag-ibig na www.pagibigfund.gov.ph. Yan. So, ngayon po, pag kinlik nyo yung aming official website, yan po ang mga maaaring bumungat sa inyo. So, makikita nyo po ito. At kasunod po niyan, dun sa parte o dun sa bahagi na programs and benefits, i-click nyo lang po yung salitang pag-ibig housing loan or pwede na kayong dumirekta dito sa acquired assets. Pero halimbawa, i-click nyo lang to pag-ibig housing loan. Ito po yung susunod na makikita at lalabas po. Yan! So, makikita nyo dito yung properties for sale or acquired assets. I-click nyo lang po yan at pag yan ay kinlik nyo po, ito po yung lalabas. Ayan, sige po. Pagka-click nyan, next na po natin. Yan. So, may iba-iba yan. May bulk sale, group sale, at individual sale. So, ang tinalakay lang po natin sa ngayon ay patungkol sa individual sale. Yung itong walkthrough po natin. Okay? So, i-browse nyo po yan at pag binaba nyo po yan, ito po makikita po ninyo. Yan. So, meron ditong instruction paano kayo bibili, pero ito yung i-click natin yung kabila, yung C-list. Kasi kailangan natin makita ano-ano ba yung available na properties ngayon sa pag-ibig. So, pag kinlik nyo po yan, yan po yung lalabas. So, halimbawa ito sa Bacolod Housing Business Center. So, nakalagay yung opening of offers. Yan, kung kailan nyo hanggang pwedeng isubmit po yan, no? Yung duration naka-indicate yan, saan nyo maaaring isumite. So, sample lang natin dito ko sa Metro Manila, sa NCR. Next po natin. Yan, i-click nyo lang po yung C-list. At pag kinlik nyo po yan, may lalabas na PDF file. So, nandito yung about invitation to bid, yung mga requirements, yung mga guidelines. At, syempre, ito na po yung pinakamahalaga, yung listahan ho
ng mga properties under acquired asset po. Ito po, halimbawa pag in-scroll down yan, yan yung lalabas, nakalagay yung complete address, nakalagay din po kung condominium ba to, single attached, townhouse, at naka-indicate yung size, no, yung measurement ng lot area, floor area, maging yung status. Yung status po, may mga naka-indicate dyan as occupied or unoccupied or kung may aayusin pang titulo. At yung presyo, syempre, kung magkaano yung property. At syempre, yan po ay puro listahan lang po. No? Kumpleto na ho yan yung mga dapat nyo malaman. Pero yung letrato ho talagang hindi namin pinrovide po yan sapagkat pupuntahan nyo personal po. Ito pong mga nakalista na property, pwede kang pumili dyan ng tatlo kung may magkakatabi dyan na magkakalapit, kung may magustuhan kayo para siguraduhin ninyo na sulit at okay sa inyo yung property. Kasi pag tumitingin tayo ng property, eh hindi lang naman yung mismong bahay at lupa yung ating isinasaalang-alang. Tinitingnan natin yung lugar mismo, yung komunidad, no? Yung distansya, no? Yan yung isa sa mga considerations po natin, okay? So yan po yung walkthrough po natin. And next po, pag interesado na po kayo at nakumpleto nyo na yung mga requirements na nakalahad, halimbawa sa NCR po itong binuksan po natin, ito po yung mga sangay o tanggapan ng pag-ibig na maaari kayo magsumite nung ating offer to bid po. No? So, nandiyan dyan po yung ating mga instructions sa mga requirements at maging yung schedule, yung oras, no, ng pagtanggap o pagpapasa po ng ating pag-a-apply nitong acquired asset. So, sa mga wala pa po, no, nag-iisip kayo ng murang pabahay, naghahanap pa po, ayan, samantalin yung pagkakataon, pwede kayo mag-apply dito sa acquired asset ng Pag-IBIG Fund. Next po. So, ngayon, ito na po yung ating latest topic po. Walang iba kundi ang short-term loans. Eh, napakalaking tulong po nito sa panahon ng tag-ulan, lalo na po kung may kalamidad po, eh, makatutulong ang Pag-IBIG short-term loan. Katulad ng ating binanggit kanina, para tayo ay maging eligible or qualified na mag-apply ng mga loans sa Pag-IBIG, mahalaga lang po may naipon tayong at least 2 years or equivalent sa 24 months na hulog at given na may latest na hulog tayo. Huwag kang mag-alala kababayan, kung ikaw man po ay matagal na may hulog sa Pag-IBIG at pagpalagay natin more than 2 years mo nang hindi na hulugan, eh i-update mo lang or hulugan lang yung present month mo. Di mo naman kailangan i-backpay or bayaran pabalik yung mga buwan na taon na hindi nyo po nahulugan. Pwede nyo nang hulugan ganya ng mismo buwan na to bilang continuation at reactivation ng Pag-IBIG nyo. And therefore, pwede na kayo mag-apply ng katulad po nitong ating programa na short-term loan. So ano-ano po ba ito? Sabi dito, harapin ang bukas at tunay na maaasahan ang Pag-IBIG short-term loan. Under ho niyan itong multi-purpose loan na maaaring yung gamitin sa anumang pangailangan katulad ng educational expenses, health and wellness, minor home improvement and other purposes. Kung gusto mo mag-travel, magliwaliw, o bigyan ng panahon ng sarili mo para makapag-create ka ng negosyo na pwede mong gawing bagong pagkakitaan, biro mo, yung niloan mo, pwede mo pang magamit para mapalago pa yung income mo o yung savings mo. Yan po, pasok na pasok dyan ang multi-purpose loan. Kumbaga, pwede nyong gamitin sa alinman o anumang pangangailangan na nais po natin. So, ano-ano po ang pwede natin makita o ano bang maloloan natin dito? So, una po, ang maximum loanable amount ay up to 80% ng ating total savings po. So, kapag may up to 80% ng total savings, ibig sabihin po niyan, kung ang total na hulog mo, halimbawa po, ay 24,000 na sa Pag-IBIG. Halimbawa, ito na yung pinagsamang hulog mo plus yung dividends. So, ang 80% doon ang maloloan mo ay around 19,000. Okay? So, alam niyo po mga kababayan, yan yung advantage o kagandahan kung mas malaking hulog ang ginagawa natin sa Pag-IBIG. Para in case mangailangan tayo bigla, eh malaki-laki po yung pwede nating magamit pagdating po dito sa short-term loan. At napakaganda pa ho niyan, eh mababa lang po ang interest. Napakaabot kaya sapagkat 10.5% lang po ito kada taon. So ang ibig sabihin ho, no, kung didivide mo yan kada buwan sa 12 months, eh wala pa pong 1%. Eh mas affordable to at mas abot kaya kung i-kukumpara mo siya sa ngayon sa mga nakikita ko nagsusulputan na mga loan application apps, no, sa online, no, yung mga quick loans online. Wherein yung mga nakikita ko na interest nila kada buwan ay pumapatak ng 2-3%. Eh, ito nga sa Pag-IBIG, wala pa pong 1%. Okay? And may easy payment term ito na pwede nyo piliin upon your loan application kung gusto nyo yung 2
or 3 years po. So para magka-idea lang po kayo kabayan, ito po yung sample computation, pakikita lang po natin. So yan po, halimbawa, ang amount na na-loan mo, 10,000. Ang monthly amortization mo kung dalawang taon ay 508.26. Kapag naman 3 years, syempre mas mababa, 367. O kung 100,000 yung inyong malo-loan, ang monthly mo, 5,000 yung babayaran mo. And then ang 3 years naman yan, kung 3 years amortization ang pinili ninyo ay 3,000 plus or 3,672.83. So may nakapag-loan pa nga dyan ng even more than 100,000. Nakadepende nga kasi po yan or nakasalalay batay sa 80% ng total na hulog nyo. Pero yun naman ay maximum. Halimbawa lang kasi may iba ho sa sobrang laki at daming hulog na nila sa pag-ibig, eh talaga naman ang laki ng halaga na pwede nilang maloan. Pagpalagay natin, up to 200,000 yung pwede niya maloan in terms of short-term loan or multi-purpose loan. Eh kaso ang kailangan niya lang ng mga halaga, 50,000 lang naman halimbawa, eh di pwede niyang ilagay yun doon sa desired loanable amount, no? Pero yung iba dyan, ang makaramihan naman po ang ginagawa talaga, eh inaano na po nila, sinasamantala na nila yung pagkakataon na magamit nila yung pag-ibig, kaya talagang maximum amount na ho yung pinipili nila. At wala namang talo ho, no, nakatutuwang mag-loan sa pag-ibig sapagkat po yung binabayaran nating monthly amortization, may kakibat na interest yun. At alam niyo po ba yung nakokolekta ho natin doon, eh yun po yung nagiging dividends. Yung kinita po dyan, yung net income, dinidivide po yan para sa dividends natin. Yun po, kaya tumutubo po yung pera natin sa regular savings at MP2 po. At ito pong nakikita niyo po ngayon, na enjoy a 2-month grace period before the loan payment starts. Yan po yung isa sa magagandang features ng short-term loan po natin. Halimbawa, ngayon June kayo na-approve, hindi agad-agad bukas kailangan mo ng bayaran, no? May palugit na or may grace period na 2 months. Kung June ka na-approve, lilipas yung July and August, September 15 papapatak yung unang bayad nyo for your monthly amortization. So, ang monthly amortization natin pagdating sa short-term loan, whether itong multi-purpose loan o yung mamayang tatalakay natin na calamity loan, ay laging every 15 of the month. Ikaw man ay employed or salary deducted yung inyong pagbabayad ng short-term loan or individual, ibig sabihin ikaw mismo yung magbabayad, every 15 of the month po. Sa mga kababayan natin, lalo na sa mga OFWs po, no, land-based or sea-based man kayo, kung lalo na sa mga land-based po, no, walang salary deduction ng kanila multi-purpose loan at nagkataon na approve kayo ng house ng multi-purpose loan, ang pagbabayad ng amortization niyo po ay magagawa po natin online 'yan. Gamit po ang inyong tamang MID number, ay punta lang kayo sa GCash ho ninyo at makikita niyo dun sa bills or payments sa government yung Pag-ibig OFW. I-click niyo lang po 'yon. At pagka-click nyo ho nung Pag-ibig OFW, i-select nyo lang yung short-term loan and yung short-term loan amortization at ipapasok nyo lang dun yung Pag-ibig number po ninyo, magkano po yung monthly amortization at anong period, syempre present period lang po yun. Basta ang babag pang transaction nyo po dun o gagawing pagbabayad ay hindi lalagpas ng every 15 of the month. Okay? At nakalagay naman dun sa pinirmahan natin na multi-purpose loan or calamity loan application form na subject for default lang po yung ating loan kung meron po tayong na-commit na at least 3 consecutive months na tuloy-tuloy na walang hulog po. Okay? So, yan naman po yung naka-indicate po doon. Kung nagkataon lang po, mga kababayan, na kayo po ay may kasaysayan na naghulog or karanasan na kayo po ay nag-loan sa Pag-ibig po at matagal na panahon nyo nang hindi nabayaran yun yung tanong, paano sir, matagal na ako may loan sa Pag-ibig, hindi ko na nabalikan, hindi ko na ho nabayaran, ano mangyayari po doon? Kung yung loan ninyo ay may 2 years mahigit na ho, na hindi nyo nabayaran, hindi nyo nabalikan, asahan ninyo na wala na kayong utang na dapat bayaran kasi ang ginagawa ng Pag-ibig po dyan ay ino-offset sa inyong total savings yung inyong remaining balance including yung interest at penalty. Ang ibig sabihin po, eh binawas na ho namin do sa ipon ninyo yung natitiran yung balance. Kaakibat po nun, or kasama po dun yung interest at penalty po. So, wala na kayong utang pag ganun. Yun nga lang, kung sakaling wala pang 6 na buwan, yung binayaran nyo po on your previous amortization, asahan ninyo na lilipas muna yung 2 taon bago po kayo pa pwede uli makapag-reloan po. Okay? Given na may hulog din kayo on that span of 2 years po. So, yun lamang po. Okay? So, kung kayo naman po ay ganun ang naranasan na na-offsetan, ibig sabihin, nabawas nyo sa inyong total na hulog yung inyong
total loan balance at lumipas naman yung dalawang taon, given na may updated na ulo kayo, therefore, gamitin nyo uli, no? Pwede naman kayo makapag-reloan po. Pero syempre, hindi naman porket, yun naman pala, no? Binabawas pala ng Pag-IBIG yun. E di gagawin ko, maglo-loan ako, hindi na ako magbabayad. E hindi rin naman maganda po yun. Kasi una, mababawasan yung mismong ipon mo. So kapag ang epekto ko, no, pag nag-loan ka, mas maliit yung pwede nyo ma-loan. At the same time, sayang naman po, di ba? Yung naipon po natin, lalo na yung mga earn natin. Kaya yun lang naman po, no? So ito po yung ating multi-purpose loan. So pangalawa, eto na, napapanahon po ito, no? Itong pakikita nating another short-term loan program, ito pong calamity loan. So from the word itself, ay ginagawad natin to. Ito parang nagsisilbing tulong ng Pag-IBIG para sa mga miyembro natin or active membership, sabi may latest na hulog sa Pag-IBIG na naapektuhan ng kalamidad. Okay, so ito ay halos kalintulad din or kaparehas lang po ng multi-purpose loan wherein ang maximum loanable amount is up to 80%, maaari ding bayaran o may easy payment term na 2 and 3 years, pero pagdating dito, mas mababa lang yung magiging monthly amortization kasi po 5.95% lang yung annual interest. Okay, at pwede lang i-apply to ng isang active member ng Pag-IBIG within 90 calendar days. So, ang pinagbabatayan ng 90 calendar days na yan, dun sa initial day na dineclare ng NDRMMC under State of Calamity yung lugar po. Okay? Or depende rin kung kailan siya hindi na pwedeng applyan po. Pero yan po ay talagang 90 calendar days. So, ito po ay bilang katunayan naman na kayo'y nakatira dun sa area na under State of Calamity, ay kailangan lang po natin makapagpakita po ng one digitized government issued valid ID na may address. Katulad po ng ating SSSU MID, driver's license, yung postal ID, national ID, o halimbawa yung voter's ID na may QR code. Kung wala mapakita ang mga ganong katunayan, ay maaari muna kayo sa kabilang loan, sa multi-purpose loan. Katulad din ating multi-purpose loan kanina, papakita rin natin sa inyo yung sample computation. Ang maganda rito, mas mababa yung kanyang babayaran monthly kasi ang interest lang po niya, 5.95%. So kanina, kung mapapansin ninyo, doon sa multi-purpose loan, kung 10,000 na loan mo, nasa papatako ng 500 plus, yung monthly nyo dito, 400 plus lang po. Tapos yung 3 years natin, 307, kung 10,000 yung loanable amount mo, or approved loanable amount. Kapag 100,000 naman, may kita nyo 4,000 plus yung magiging monthly, and 3,000 lang kapag 3 years po. Okay? So may decrease yan na 31% sa 3-year versus sa 2-year loan term. So napakalaking tulong at napakalaking tipid po. Okay? So ngayon, ang pagdating naman sa calamity loan, ito pong nakikita natin kung kanina 2-year period, yung grace period na binibigay natin sa multi-purpose loan with the calamity loan ay may 3 months. Hindi pala 2 years, 2 months period, no? Ito po ay 3 months. 3 months grace period naman po. Ganito rin po ang calamity loan every 15 of the month po. Okay? So, kung interesado na tayo mag-loan, kailan ba, no? At paano ba? Ano bang proseso? Ano bang mga ihandang requirements? Eto na po, no? So, una po yung accomplished multi-purpose loan application form ninyo or calamity loan application form na downloadable naman yan sa official website po namin. Fill outan nyo na po yan. Originally signed po dapat. At ihandahan nyo rin yung inyong one digitized government issued valid ID katulad doon ng passport, SSSU MID, driver's license, voter's ID. At kailangan po meron tayong cash card na ng Pag-IBIG. So dalawa lang naman po yan, no? Loyalty card plus o yung valid natin na land bank cash card. Na ito po ay pares na ini-issue sa loob ng mga opisina ng Pag-IBIG fund po. At syempre, para po yan ay may upload po natin, ay magsi-selfie photo kayo na hawak yung inyong one valid ID. Halimbawa, passport at loyalty card plus, magsi-selfie kayo. At pipicturean nyo rin po mismo yung inyong passport. Kukwari, passport ang inyong napiling ipipresenta na one digitized government issued ID. Pipicturean natin or liletratuan yung passport. Dapat po, may pirma na po yung passport natin kasi kailangan namin makita yung inyong lagda. At yung loyalty card plus, halimbawa, pipicturean nyo po yung harap at likod. Kasi yung harapan, yan yung Pag-IBIG part. At yung likuran ng loyalty card plus, nandiyo dyan yung bank details. Doon kasi i-deposito yung inyong loan proceeds. At pagdating naman po sa mga individual payers at kagaya po ninyo, mga kabayan nating OFWs, ay meron kayong isang da-download na form. Kalahating papel lang naman po ito. No? Napakadaling fill outan. Ito pong accomplish. I-accomplish nyo po yung inyong declaration of income.
So yung declaration of income na yan, kayo lang po mag-fill out niyan, hindi na kailangan ipanotaryo po. Indicate nyo lang yung kumpletong pangalan po ninyo, yung saan kayo presently na nakatira. Yung first question, paano kayo kumikita? Halimbawa, seaman ka, sulat mo as seafarer. Sa number 2, susulat nyo po yung total nakita nyo sa loob ng 6 na buwan in peso. And then, signature over printed name lang naman po. So, ganun lang siya kasimple. So, pag na-ready nyo na po yan, na letratuhan, eto na po, no? Kaya yung mga kababayan natin wala pang Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card, pag uwi nyo sa Pilipinas, apply lang kay any brands. Noong mga previous episode, tinalakay na natin yung Loyalty Card Plus, pati yung mga privileges and discounts po niyan. 125 pesos lang po yan. Isang araw lang nakukuha. Ang mahalaga, may latest na hulog kayo sa pag-ibig, ha? Para kayo qualified mag-apply ng Loyalty Card Plus. So kung kumpleto na po kayo niyan, hindi na kayo pupunta pa sa branch para i-apply pa po or i-submit yung ating pong loan application. Ito na po, pakikita namin sa inyo, pwedeng-pwede nyo nang gawin online po yan. Napakadali lang naman ang steps na yan. Punta nyo yung official website, i-click nyo lang yung virtual pag-ibig for members, at i-click lang yung apply and manage loans. At i-click lang yung apply for short-term loan, at i-click nyo lang yung proceed, and kompletuin nyo lang yung mga information doon. I-upload nyo po dyan yung letrato ng inaccomplish yung multi-purpose loan application form, yung front, and then yung back, instead na back page pa nung inyong multi-purpose loan application form, ang i-upload nyo po bilang kayo OFW or individual payer, yung ating accomplished na declaration of income. And then yung front and back ng ating Loyalty Card Plus at one digitized government issued valid ID at selfie na hawak po yung ating valid ID. Pag nag-selfie, of course yung maayos po yung may suot na damit pang itaas, kita yun ng malinaw yung ID at yung mismo mukha po natin. At wag na pong magwawaki ng mukha po. Okay? So, yan po yun. No? Tiyakin nyo, yung form po ninyo na accomplish nyo po siya. Halimbawa, desired loanable amount, sulat mo lang yung salitang maximum. Pili kayo kung ilang years nyo siyang gustong bayaran. And the rest of the important and mandatory fields na kailangan po sa ating application ng short-term loan po. So, wag na magkatupili po, no? Mag-apply na ng short-term loan. Napakadali lang po yan. Sa website po namin, ito, hindi nyo na po kailangan mag-login pa, ha? Sa virtual pag-ibig account nyo. Parang public application ang dating ko niyan. So, kung nangangailangan po tayo ng cash at kailangan ng immediate na tulong, wag nang lumayo pa. Dito na po tayo sa sigurado at tsak na maasahan ang pag-ibig multi-purpose loan po. Okay? So, mamaya po, sa ating pagbabalik pagkalipas lang po ng ilang mahalagang paalala, ay ating pong titignan ang balitang OFW at patungkol naman po, no, sa naging ambag ng basketball sa Pilipinas at tungkol sa tropeyo ng NBA at PBA, ating aalamin sa Alam Mo Ba To. Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik dito sa programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Nakang 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Umagot motor! Gagawa na lang ba para kapag handaan mo forever? At harapin na ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng paligalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod ng pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Inahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin.
Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Alright, so nagbabalik tayo muli sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Okay? So kanina po ay natutunan mo natin, no, na paano ko tayo makapag-loan online. Kanina nakita nyo sa ating patalastas, no, yung regarding sa short-term loan, paano natin makakaagapay ang pag-ibig sa mga ganitong mga immediate needs at maging sa ating pangarap na kabuhayan. At napakadali po niyan sa mga kababayan natin, hindi hadlang ang distansya kung may loyalty card plus or valid land bank cash card kayo. Kahit nandiyan kayo sa ibang bansa, no, kung makakapag-submit ka dyan online, eh pwedeng-pwede nyo gawa. Doon siya i-deposito sa inyong respective cash cards po. Okay, so huwag na mag-atubili, mag-apply na ng ating short-term loan. At ngayon, nadako na po tayo para sa ating mahalaga at napapanong balita dito sa Balitang OFW. So unahin na po nating ibabalita po ay ang kulturang Pilipino ibinida sa pagdiriwang ng Victoria Day sa Canada. So ibinida ng Pilipino community sa Canada ang kulturang Pinoy sa pagdiriwang ng Victoria Day. Sa ulat ng GMA News na unang balita nitong nakaraang Miyerkules, ibinakita ang video ng parada na tila Santa Cruzan. Yan, yung nakikita nyo po. Suot ng mga lumahok ang makukulay na damit at kasama rin sa parada ang iconic Pinoy jeepney. Ibinida rin ng mga Pinoy ang kapistahan ng Pilipinas gaya ng Pangnagbenga ng Baguio City, Kadayawan sa Davao City at ang Sinulog sa Cebu. Ang Victoria Day ay isang federal Canadian public holiday na ipinagdiriwang tuwing Mayo na pagbibigay pugay sa kapanganakan ni Queen Victoria. Samantala, itinatampok ang mga pagkaing Pinoy sa Taste Asia Food and Cultural Festival sa Halifax Waterfront sa Canada rin. Ang Food Fest ay bahagi ng taunang selebrasyon ng Asian Heritage Month na ginaganap tuwing Mayo. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated. So mabuhay po at na shout out po, no, sa mga kababayan natin na nandiyan
sa Canada. At kasunod na balita po, isang magandang balita rin, ito po, award-winning Pinoy scientist na piling maging speaker sa Harvard Climate Conference. Ang award-winning scientist na si Glenn Banaguas, siya po yun, ang tanging Pilipino na naimbitahan na magsalita sa upcoming Harvard Climate Action Week ngayong Hunyo. Inaasahan na malaki ang maibabahagi ni Banaguas at tumanggap ng United Nations Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction Award noong 2022. Sa gaganaping pagtitipon dahil sa kabilang ang Pilipinas sa mga apektadong bansa ng climate change. Sabi po, his presence is a powerful reminder that the path to global sustainability is paved with the diverse experiences and wisdom of all nations, especially those most affected by climate change. Saad sa pahayag ng Outstanding Filipino Laureates. Nakatuon umano ang magiging mensahe ni Banaguas sa kahalagahan ng peace, unity, resilience, innovation, collaboration, at pursuit of sustainability sa pagtugon sa climate emergency. His address is expected to resonate with a sense of urgency, calling upon the world to rally together in the face of this unprecedented challenge, dagdag ng TOEFL Laureates. Naging unang Filipino UN Sasakawa Laureate si Banaguas dahil sa kanyang Climate Smart Philippines Science for Service Program na nagnanais ng partisipasyon ng iba't ibang stakeholders sa pagpaplano at pagpapatupad ng science at evidence-based action sa pagtugon sa kalamidad at climate change. Gaganapin ang pagtitipon na i-host sa Salata Institute for Climate and Sustainability ng Harvard University sa June 10 hanggang June 14. Ito muli ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. So mabuhay po si Ginoong Banaguas at sa ating mga kababayan po na patuloy na tumutulong sa pagsusulong ng pag-aalaga sa kalikasan. Okay? So mga kababayan po natin, ikaw at ako, no, kahit nasa ibang bansa ho tayo, ay maging aktibo tayo sa pangangalaga at pagprotekta ng ating kalikasan. At ngayon, sa sandaling ito, di na tayo magpapakatagal pa, nandito tayo sa Alam Mo Ba To? So ngayong mismo na araw na ito, June 6, ay ang anibersaryo ng foundation ho ng National Basketball Association or NBA. Ngayon ating aalamin, wika ng sports ang epekto ng wika sa larangan ng larong basketball. Ito po ay isinapubliko no ni Gian ng username niya Gian16 mula po sa WordPress. Ano ba kasaysayan ng basketball sa Pilipinas? Ang larong basketball ay pinakilala ng Young Men's Christian Association o YMCA noong panahon na sakop ng Amerikano ang Pilipinas. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay lumunsad ng tinatawag ngayon na Golden Age of Philippine Independent Basketball noong 1950s na kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa mundo. Noong 1970s, nakita ng mundo ang pagbuo ng PBA or Philippine Basketball Association, ang unang professional na liga ng basketball sa Asia at ang pangalawang liga ng basketball sa mundo ngayon sunod ng NBA ng Amerika. So nakikita nyo, no, ganun ka-significant ang basketball sa Pilipinas. Noong 1990s ay nagsilabasa ng mga ngayong household name. Kumbaga sa Pilipinong basketball, gaya lamang nila Jobert Jaworski, Samboy Lim, Alvin Patrimonio, Alan Kaidik at marami pang iba. Kahit di pa rin napantayan ng tagumpay na nakamit noong 1950s nila Carlos Loizaga, nakikita ngayon ang muling paglakas ng international na basketball sa Pilipinas na ngayon ay tinatawag na Gilas Pilipinas sa nakaraang FIBA Asia Championship noong 2013 ay nakamit ang silver medal ng Pilipinas at dahil dito, nakapaglaro ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup sa Spain, ang unang beses na nakabalik ang Pilipinas sa world stage matapos ang halos 4 na dekada o 40 taon. So pag-usapan natin ang wika, no? Kasi para malaman po natin kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang kultura o isang bansa ay nakikita nito na nasasahog na o nasasali na rin sa ating pang-araw-araw na wika. Ang wika ang magsisilbing susi upang magkaintindihan ng manglalaro at kung paano gagawin nila sa loob ng court. Mahalaga ang wika sa paglalaro kahit anong palakasan, hindi lang sa larong basketball, dahil dito na ipapayag ang galaw ng mga manlalaro at daloy ng sistema na nais ng coach at isang
koponan. So essential law ito, yung communication sa larong basketball na kinakailangan mag-usap na magkakampi upang maging maayos ang pagsasagawa nila ng play. Mahalaga ang pagkakaisa dito, kaya naman napakalaking bahagi o parte ng wika. So ang pinakilala ng mga Amerikano ang larong basketball nung panahon ng kanilang kolonisasyon sa ating bansa, at hindi katakataka na may impluensya pa rin ang Ingles ng mga terminolohiya sa ginagamit sa paglalaro ng basketball. Halimbawa na lamang nito ang tinatawag na posisyon sa larong basketball, kung saan ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang gawain at responsibilidad. Ang pinakainasa ng taga-buslo ng bola ay tinatawag nating shooting guard. Ang tagadala ng bola at nagtapadaloy ng opensa ng koponan ay tinatawag namang point guard. Ang maliliksi at medyo may katangkaran naman na tinatawag nating small forward. Ang mga nataasan naman na kumukuha ng bolang hindi inaibuslo ay tinatawag na power forward at center. Sa iba naman, ang paraan ng paglalagay ng posisyon ay paggamit ng mga bilang na nakabase sa wikang Espanyol. Ang point guard, shooting guard, small forward, power forward at center ay tinatawag na 1, 2, 3 at 4. Ito yung Pilipinong pagkakabaybay ng salitang 4 at 5 ayon sa pagkakasunod-sunod. Dito, mapapansin natin na hindi nakasulat sa Pilipino ang mga posisyon ng paglalaro ng basketball, di ba? Talagang inadapt natin yung English. Eh, imagine niyo, no, kung isasali natin sa wikang Tagalog yung shooting guard, para ang dating, ang magiging Tagalog niya, eh, shooting guard ay tagabantay ng tagatira, no? Medyo ang hirap bigkasin, no? At parang hindi ganun kaaya-ayang pakinggan. O di kaya harap, no? Yung forward natin, maliit na harap o maliit na nakapronta, no? So masyadong malalim pa, no? Masyadong mahirap bigkasin. Kaya minabuti na gamitin na natin wikang English bilang yung mga Amerikano naman talaga ang nagpakilala at nagdala sa atin ng larong ito dito sa Pilipinas. Okay? Pero hindi lahat ng estratehiya sa basketball ay nakabase sa wikang na ipapayag gamit ang pagsasalita. Uso rin sa larong basketball ang mga sign language. Ginagamit ito upang hindi malaman ng kalaban ang estratehiya ng koponan. Halimbawa ng mga sign language na kadalasang ginagamit ay ang pagsasabi ng bilang gamit ng kanilang kamay bilang pantukoy kung anong estratehiya ang kanilang gagamitin. So may malaking epekto ang wika sa larong basketball dahil sa mga salitang ginagamit, at karamihan dito ay either wikang Ingles o wikang Tagalog. Okay, so yan po, no, yung basketball. Wikang gamit ng mga opisyal, no? Ganun din po sa mga opisyal. Ayon sa Wikipedia, ang isang opisyal ng basketball na may responsibilidad na patuparin ang mga panuntunan at panatilihin ng kaayusan ng laro ay official basketball, o malayang isa sa mga bumubuo ng basketball ay ang mga official, okay? O official ang tawag natin. Sa mundo ng basketball, ang coach ng koponan ang nagdidikta ng daloy ng laro at kung paano ito gagawin. Sa antas naman ng amateur, katulad ng laro sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP at National Collegiate Athletic Association or NCAA, ang sinusunod sa mga panuntunan na tinakda ng PIBA. Ang mga teknolohiya katulad ng foul, traveling, 3-second violation at iba pang ilang halimbawa nito. Kung iyong mapapansin na mga salitang ito ay hindi masasalin sa Pilipino. Dahil dito, karamihan din ng mga terminolohiya na ginagamit ng mga opisyal sa ganito mga torneo ay nakasulat at pinapahayag sa Ingles. Gumagamit din ng sign language ang mga opisyal upang masabi sa mga manlalaro kung anong paglabag ang kanilang nagawa habang naglalaro. Katulad ng time out, no? Pero parang ganun po ang sign language. Ang wika ay ginagamit para ipahayag ang nararamdaman at para magkaroon ng pagkakaintindi at pag-unawa ang mga grupo ng tao at kahit ng isang komunidad. So ang wika ay susi sa pagkakaisa at pagkakaintindihan ng lahat, at mangyayari na walang wika ay walang pagkakaintindihan. Ang pagkakaroon ng kanya-kanyang pamamaraan, pag-unawa sa larong basketball, ipinapakita lamang ng wika ang importansya o kahalagahan ng larong basketball sa Pilipinas. Matapos ang pagpapakita ng iba't ibang koneksyon ng wika at konteksto ng larong basketball at ang version nito, ang paggamit ng wika sa larong basketball ay simbolo ng pagkakaintindihan, pagkakaunawan at pagkakaisa ng mga manlalaro, opisyal, tagasanay at mga manonood. Okay? Ngayon, dahil usapang basketball at bilang anibersaryo din ng NBA, ating pag-usapan ngayon yung championship trophy. Walang iba kundi ang Larry O'Brien Championship
trophy. Yan, pakita po natin. Kanina nandyan si Stephen Curry. Yan. So ito po yun, yung pinakamalaki, no? Yung championship trophy, yung Larry O'Brien championship trophy ay ang championship trophy na iginagawad taon-taon ng National Basketball Association or NBA sa nanalo sa NBA Finals. Ang tropeyo ay orihinal na pinanatili ang Walter A. Brown Trophy na pangalan ng hinalinian o pinalitan nito hanggang sa mapalitan ng pangalan nito noong 1984. Ang kasalukuyang disenyo na naglalarawan ng basketball sa ibabaw ng hoop o basket ay unang ginawaran noong 1977 sa ilalim pa rin ng original nitong pangalan na binago bilang parangal sa dating NBA commissioner na si Larry O'Brien na nagsilbi mula 1975 hanggang 1984. Bago sumali sa NBA si O'Brien ay ang United States Postmaster General sa ilalim ni Pangulong Lyndon B. Johnson mula 1965 hanggang 1968. Dalawang talampakan ng taas, 2 feet, ng tropeyo at gawa sa 15.5 pounds na sterling silver at vermil na may 24 karat gold overlay. Ang basketball na inilarawan sa taas na kasing laki na isang tunay na basketball, no, yung tropeyo pong yan, yung laki po ng bola pong yan ay sinlaki talaga ng tunay na basketball. At ang tropeyo ay dinisenyo ng artist na si Victor Solomon para sa ika-75th anniversary ng NBA at ginawa ng Tiffany & Company. Ang kuponan, ang kampyonato ay nagpapanatili ng permanenteng pagmamay-ari ng tropeyo bagamat mayroong isang pagbubukod tulad ng inilarawan sa ibaba. No, ito po yun. Ang taon at ang pangalan ng nanalong kuponan ay nakaukit sa mga tropeyo at madalas nakitang-kita sa arena ng nanalong kuponan. Matapos ang pagbebenta ng Houston Rockets mula kay Leslie Alexander kay Tillman Fertitta noong huling bahagi ng 2017, pinanitili ni Alexander pagmamay-ari ng mga tropeyo ng kuponan noong 1993 to 1994 at 1994 to 1995 bilang mga alaala ng kanyang pagmamay-ari. Kaya inatasan ng kuponan ng Tiffany na lumikha ng mga replika ng version ng parehong Larry O'Brien trophies at pinalitan ang 1993 to 1994 trophy na hindi inaasahang ibinagsak at nasira ng reserve center na si Richard Petrushka sa panahon ng pagdiriwang na inayag ng publiko noong September 20, 2018. Excuse me po. Ngayon, ang tanong siguro natin ay magkano to, no? Magkano yung tropeyong ito? Magkano yung Larry O'Brien Trophy? Ang Larry O'Brien Trophy na nilikha ng Tiffany & Company, ito ay gawa nga, no, sa sterling silver. At may taas na dalawang talampakan ay tumitimbang na higit kumulang 14.5 pounds. Ang tinatayang halaga nito, ito na po, ay higit kumulang na $13,500 or $785,760 sa Philippine Peso. Okay, yun yung halaga ng tropeyo nila. Ang Tiffany and Company ay may mahabang kasaysayan ng paglikha ng mga tropeyo at parangal para sa mga pangunahing kaganapang pangpalakasan, kabilang ng Super Bowl, ang World Series at ang PGA Championship. So sino ba nagpapanatili, no, nitong ating Larry O'Brien Trophy? Tukol naman sa pag-iingat ng tropeyo, responsibilidad ng nanalong kuponan na panatili nitong ligtas sa panahon ng kanilang paghahari o kampyonato. Gayunpaman, ang NBA na nagbibigay ng mga lituntunin para sa pangangalaga at transportasyon ng tropeyo na kinabibilangan ng pagpapanatili nito sa isang ligtas na lokasyon at pagdadala nito sa isang espesyal na idinisenyo na pagkakadisenyo po nito. Okay? So yan po yung Larry O'Brien Trophy. Ngayon ay balik tayo sa Pilipinas. Atin naman pag-usapan ang ito na po, ang PBA June Bernardino Cup. O, ito po yun, yung nakikita nyo po ngayon. Kung may Larry O'Brien po, ang NBA, ang Pilipinas po ay may PBA June Bernardino Cup. Yan po, yung nakikita nyo pag championship po, no? Ang June Bernardino Trophy ay isang tropeyo na iginawad sa Philippine Basketball Association o PBA team na nanalo sa PBA Philippine Cup Finals
dating kilala bilang Perpetual Trophy, ito ay nilikha noong 2006 at pinalitan ng pangalan noong March 2007 bilang parangal kay dating PBA Commissioner Emilio June Bernardino Jr. na nagsilbi mo lang taong 1994 hanggang 2002. Sa kasalukuyan, mayroong tatlong version ng tropeyo na to. Ang unang version ay nilikha noong 2006 ay permanenteng pinanitili ng Token Text, Tropang Texters matapos manalo sa tatlong sunod na Philippine Cups ng 2010, 2011, 2011, 2012 at taong 2012 to 2013. Ang pangalawang version na kinomisyon noong 2013 ay permanenteng pinanatili ng San Miguel Beermen matapos manalo ng tatlong sunod na kampiyonato ng Philippine Cup mula 2014-15, 2016 at 17. Ang ikatlong version na ginawa bago magsimula ang 2017-2018 season ay kasalukuyang nasa pag-aari ng San Miguel Beermen matapos manalo ang kanilang ikasampung Philippine Cup Championship noong 2022. Ano ba kasaysayan nitong June Bernardino Cup? Mula sa pagsisimula noong 1975, ang All-Filipino Conference, kilala rin bilang All-Filipino Cup mula noong 1993 hanggang 2003, ay itunuturing na pinaka-presteryosong paligsahan sa isang season ng PBA. Ang mga nagwagi sa torneo ay dati nang itinanghal ng mga tropeyo na may iba't ibang disenyo depende sa kung anong season ito na panalunan. Noong 1994, ay na-standardize na ng liga ng disenyo ng lahat ng championship trophies nito kabilang na ang All-Filipino Cup. Nagtatampok ang disenyo ng tropeyo ng cup na sinusuportahan sa isang base kung saan nakaukit ang logo ng PBA. Ang pangalan at taon ng paligsahan at pangalan ng nanalong kupukunan, yun yung nandoon po sa base. Ang mga tropeyo ay dinisenyo ni Angel Zamora and Sons. Ang disenyo ng tropeyo nito ay ginamit ng 2002. Isang binagong version ng tropeyo na ito ay ginamit ng isang disenyo ng runner-up na tropeyo noong 2013. Isang replika ng 1994 All-Filipino Cup Trophy kasama ang Prototype Commissioner's Cup at ang Governor's Cup Trophies ay nakadisplay ngayon sa PBA Head Office na located ho yan sa Libis sa Quezon City. Noong 1998, ang karagdagang tropeyo ay pinangalan ng FBR Centennial Cup Trophy na ginawad sa kampiyon ng All-Filipino Cup sa taong ito upang gunitain ang pagdiriwang ng Philippine Centennial Independence nito. Ipinangalan ito kay Pangulong Fidel V. Ramos na siyang pangulo ng panahon pong yon. Ang disenyo ay binubuo ng isang tasa na napapalibutan ng mga watawat na ginamit noong 1898 Philippine Revolution. Simula noong 2003, iba't ibang disenyo ng tropeyo para sa paligsahan. Noong 2004, pinalitan ng pangalan ng All-Filipino Cup bilang Philippine Cup matapos baguhin ng liga ang kalendaryo ng torneo nito simula noong 2004 to 2005 season. Noong 2006, eto na po, inatasan ng liga ng All-Filipino artist na si Ramon Orlina na magdisenyo ng isang tropeyo na tatawaging Perpetual Trophy. Eto na po yun, yung nakikita nyo po ngayon. Ang mga mananalo ng Philippine Cup ay mananatili sa pag-aari ng tropeyo sa loob ng isang taon pagkatapos ay bibigyan ng mas maliit na replika. Gayunpaman, ang kupukunan na magtagumpay na magtanggol sa titulo sa tatlong magkakasunod na beses ay permanenteng pananatiliin ang tropeyo. Ngayon, alam nyo na kung bakit yung San Miguel Beermen, yung Token Text, permanenteng nasa kanila yung tropeyo kapag tatlo, no, or three consecutive silang nanalo. Bago ang 2012 to 2013 season, walang kuponan ang nakamit ang kampiyonato ng tatlong beses na magkakasunod sa isang taon-taon na sunod-sunod. Nanalo ang CRISPA Redmanizers sa All-Filipino Conference para sa apat na sunod na torneo noong 1979, 1980, 1983 at 1984 na First AFC or All-Filipino Conference. Ngunit hindi sa magkakasunod na taon dahil walang All-Filipino Tournament na ginanap para sa 1981 at 1982 season. Noong March 2007, namatay ang dating commissioner ng liga na si June Bernardino dahil sa atake sa puso. At bilang pagpupugay, pinalitan ng liga na instead na Perpetual Trophy ang tawag dito ay i-dedicate po kay Ginoong June Bernardino at tinawag na June Bernardino Trophy. Ngayon, ito na ang tanong. Bilang tropeyo ang ating pinag-uusapan, ano bang description ng tropeyong ito? Ito po ay binubuo ng 24 karat gold plate na may taas na 1 meter or 3.3 feet. Mas mataas pa po ito kaysa dun sa championship trophy ng NBA. Kung kanina, 2 talampakan yung NBA, ito po ay 3 feet. No? At nagkakahalaga ng
500,000 pesos mula noong 2006. Yung NBA kanina, 700,000 plus. Ito po, nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Ang frame sa hugis ng basketball ring ay binubuo ng 8 panel na may 4 na disenyo na sumasalamin sa magkabilang panig. Ang disenyo ay binubuo ng isang basketball player na nagdi-dribble at nagsushoot at nagdadunk ng bola. Sinusuporta ng singsing ng isang orb, ito po yon, na sumasalamin sa mga linya ng uka ng basketball. Okay? Ang isang gold-plated spear na inilagay sa gitna upang may paliwanag ang optical illusion ng isang basketball na kasama ng orb. Nakaukit ang base ng unang version ng trofeo sa worldmark na 10 kupona na nananatili ng paggawa ng trofeo noong 2006. Ang mga kupona noon ay Air 21, Alaska, Barangay Ginebra, Coca-Cola, Pure Pulse, Red Bull, San Miguel, Santa Lucia, Tokentex, at Welco. Para sa pangalawang version, ang base ay inukita ng mga logo ng 10 kuponan na lumaban noong 2013 to 2014 season. Ang mga kuponan yun ay Air 21, Alaska, Baraco Bull, Barangay Ginebra, Global Port, Meralco, Petron Blaze, Rain or Shine, San Miguel Super Coffee, at Talk and Text. At yung ikatlong version, na ito na yung gamit ngayon, ng tropeo ay nagtatampok sa mga logo ng 12 teams na lumalaban noong 2017 to 2018 season. Ang mga kuponan ay ang Alaska, Barangay Ginebra, Blackwater, Global Port, Kia, Magnolia, Meralco, NLEX, Phoenix, Rain or Shine, San Miguel, at TNT or Talk NX. So, yan po, no? Ang ganda ng tropeo yan, no? So, talaga nga naman, no, na pinag-isipan at pinagandaan yung mga kampyonato po ito. So, mabuhay po sa ating mga basketball players. At by the way, no, malapit na po ang Olympics. So, binabati rin po natin yung mga atleta po na sasabak po sa Olympics. At syempre, yung mga atletang Pilipino, mabuhay po kayo. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos po ngayon ang ating episode dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Saan man panig kayo ng mundo, tsak na may mga ngamusta sa inyo. Ulitin po natin. Kung may immediate cash needs po tayo, huwag na kayong pumunta sa mga loan sharks. Ayun, delikado po yan. Yung mga nagsusulputan lang online, mamaya kunin lang ang impormasyon nyo at mauwi lang sa wala ang lahat. Kaya po, dapat po ay dito tayo sa tiyak na sigurado. Nandito po ang inyong Pag-ibig Fund. Kaya nga po, habang hindi pa naglo-loan, patuloy nating hulugan ang ating Pag-ibig i-activate. At mas maganda kung mag-upgrade tayo ng hulog para kung sakali mangailangan bigla, ay qualify tayo at pwede na tayo makapag-loan ng mas malaki pa. Diba? At syempre, para laging updated lamang po mga kabayan, ay mag-download at install na ng Virtual Pag-ibig at mag-create na ng Virtual Pag-ibig account. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi sa Pag-ibig ang pinaghirapan ay may katuparan. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat at kita-kita po tayo sa susunod nating episode dito sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Ay, hello.